parang hindi ko nagustuhan yung itsura niya, I mean after, but let's go ahead and try this thing out. I'll go ahead and spray na. Good morning, mga Marce. Good morning, and okay, medyo natok pa tayo ng very, very light, but good morning. Anyway, today, what we're going to do is, itatry ko ulit tong another Fit Me ng Maybelline. Ang ganda talaga ng packaging nila nito, mga ganito nila. Tong family ng Fit Me. Ayan, tapos yung foundation nila nasa sulit pack, tingin ko. Parang mga ganun. Ang sulit pack, ang liquid kasi, right? Yung ganun ng mga foundation nila. So, itatry natin to, nung last time, yung bilog, which is yun ay powder lang, right? That is just a powder. That can be worn alone, according to them. But, it failed us kasi sabi nila 12-hour oil control. But I think that one is good for over foundation para magtagal lalo yung foundation. Tingin ko lang, but I'm not really sure. I haven't tried it yet using that. But anyway, kasi meron kasi silang setting powder ng Fit Me. So of course, you know, mas magandang gamitin yung setting powder ng Fit Me sa foundation, I think, compared sa ganito nila. But this time naman, pigilan na natin yun kasi nakaraan ng video, but I'll go ahead and link the cards there, sa taas. If you wanted to watch it, so I'll go ahead and link it there. But anyway, so today naman, ito naman itatry naman natin. So this is a foundation, powder foundation. And, okay, naitapon ko na kasi yung box, but I searched for the claims, kasi walang claims dito. So ito, nandito sa likod, nakalagay dito yung shade ko, which is 235 Pure Beige. I hope this is the right shade for me. Tapos nakalagay dito, Fit Me Skin Fit Powder Foundation. And a powder foundation so refined that it fits your skin tone and texture. So that's one. That's what's in here. But the claim, it says, ultra smooth coverage, no caking, poreless skin with SPF 32 PA++++. So yun yung ano niya, claims niya. So let's go ahead and check natin. So hindi nakalagay kung ilang oras. So ito yung itsura niya. So nandito yung kanyang foam, tapos andito yung kanyang powder, and mukhang maputi siya ng very. Yeah. Pero tingin ko mag-oxidize kasi, nag-oxidize agad yung isa. Iisa lang naman yung lagay ko, pero nag-itim na yung isa. But, let's go ahead and do our routine. So, start na natin. Primer. Nakapag-moisturize na ako. Siyempre, before ako lumabas sa video, nag-moisturize na ako. Pinapahinga ko muna yung face ko ng ilang minuto bago ako mag-video. Kasi magsa-setup pa ako ng studio type na to. And then, after setting up, then saka ko lang siya. Saka lang tayo mag-video na ganito. So, nakailang minuto lang nakarest yung face ko. Kasi mas maganda kapag nakapag-rest yung face mo bago mo lagyan ng foundation after ng moisturizer. Hindi maganda yung after moisturizer, then foundation agad, because maghahalo silang dalawa, and I think hindi maganda. Doon nagkikiki yung foundation kapag ganun yung ginawa. Yun nga, ano nga yung dapat eh. After mo maglagay ng primer, you don't put foundation or anything right there. Then, that's the reason why nilalagay natin kagad yung walang primer na side, para at least medyo mag-set muna yung primer sa face natin bago natin patungan. And, you know, I think that works better kapag ganun. But let's go ahead and start na. Dito muna tayo sa walang primer. As usual, medyo powdery pa din. But what are we going to expect? Right. Anyway, hindi sinabi dito na kailangan basain.
wala akong nabasa sa instructions na this can be used as wet. So, huwag na natin siyang itry ulit. Baka masira yung powder. Sayang. Sayang naman siya. Ayun na nga. So, ayan siya. O, nagpa-powder na siya. But that's okay. Nasa bahay lang naman ako. So, I guess kapag gagamitin niyo to, better na ang suit nyo eh hindi pa yung pang-alis ninyo. Tapos maraming fallout ng powder. Ayan. Okay. Parang I think nasa sheer lang yung coverage nito, no? Hindi siya kagaya nung isang Maybelline nila na ano. Again, hindi na rin natin lalagyan ng concealer. Siya na lang. Kasi, tingin ko yung concealer kasi nakaka-oily eh. So, you know, just be fair for this. Unfair nga lang doon sa mga nilagyan ko ng concealer na powder foundation. But, they performed well, you know? Ayan, yun lang yung kaya niya. Kanina ko pa siya tinatry i-build. Yes, it is buildable indeed, but yan lang yung kaya niyang kaya niyang kapal, I think. Kasi ayaw niya na eh. You know? Maputi lang talaga yung powder, pero coverage-wise, nakikita ko pa rin yung mga, ayun o, yung redness dyan. Eh, kanina ko pa siya nilalagyan. Ayaw naman. So, ayan yung cover, yan yung wala. Ay, ito yung wala pa. Ito yung meron na. You'll see the difference. Naputi yung powder, but that's okay. It's fine. We're testing out this product naman. Hindi naman natin, yung color niya. We wear test natin siya for 8 hours. Pero wala kasi siyang sinabi kung ilang oras ang kanyang itatagal. Goodness. Mahirap siyang i-build. Yun yung napansin ko. Ewan ko lang kung gamit pag gamit yung sponge niya ha. But, kasi mas madaling mag-apply kapag gamit yung brush. Medyo mahirap siyang i-build. Yun yung pansin ko sa kanya. Hindi siya kagaya ng ibang family ng Maybelline na madaling i-build. Siya medyo pahirapan. And then kahit na marami ko nang nalagay. Yes, it's buildable. Don't get me wrong, guys. Don't get me wrong, mga Marce. It's buildable. And not caking. Kaya lang, yung problema sa kanya, ang hirap-hirap niyang i-build. Ang hirap niyang pakapalin para mag-cover ng ano. So, tingin ko hanggang sheer lang talaga siya. Maputi lang talaga sa mukha ko yung powder, but yung coverage niya is not really good. Parang nasa sheer lang siya, which is okay lang kasi sabi ko nga my channel is about sheer coverage. Ganyan. Alright, so yun na yung ating face after this na ilagay natin. Check natin. So, hindi naman siya namahay sa mga pores ko. You know? Walang pamamahay na naganap. Hindi siya tumira.
nakalagay dito ultra smooth coverage. Not really smooth. And then no caking, yes, no caking. Poreless. Hindi ko masabi. Parang hindi naman. Tapos yun. So let's go ahead and try it out. I'll go ahead and back later. Ayusin ko lang yung buong mukha and then I'll be back. Bye. And I'm back. So ito na yung itsura niya. Parang hindi ko nagustuhan yung itsura niya, after, but let's go ahead and try this thing out. I'll go ahead and spray na. And then I'll go ahead and wear this for 8 hours. But I'll go ahead and take a picture para makita natin kung anong itsura niya sa picture in natural lighting. You will see that in a while. I mean, you know, after this video. I mean, after, makikita niyo siya dyan. As in dyan. Anyway, the time is 8:42. And yeah, parang hindi ko talaga siya nagustuhan. Not really sure. Unlike with other foundation that I've used. Parang hindi siya ganun kaano. But anyway, I'll be back later. Update ko kayo momentary. So, bye-bye. Hi, Mama Marcia. Welcome sa ating channel ulit. And the time is 12:53. Ayan. And I am shocked. In fairness, napansin ko lang sa mga foundations na walang sinasabi na oil control. Sila pa yung medyo may magandang oil control, no? Tulad na ito, wala naman siya nilagay na oil control, right? Pero, hindi ako ganun ka-oily. Pati nose ko, hindi din ganun ka-oily. Parang hindi pa 4 hours yung nakakalipas. And, konti na yung transfer. Tapos wala rin siya nilagay na transfer proof or anything. In fairness naman sa product na to, no? Nakakagulat yung performance. Kasi walang nilagay na oil control pero hindi ganun ka-oily yung face ko. Tapos, hindi din ganun kadami yung transfer. Yan lang. Maganda pa rin ang itsura niya after mag-blot. Pero medyo dito nag-fade na. Dito sa walang primer. Pero dito, intact pa rin. Intact pa rin. Unlike dito, yan na medyo nag-peek through na. So, pagkagamit ka nito ng solo, kailangan may primer. Para at least maganda talaga yung kapit ng powder. And na-notice ko pala before I forgot. Nung hindi ko pa siya ni-sprayan ng setting spray, di ba sabi ko parang ang pangit niya, hindi ko gusto yung texture. Then nag-spray ako ng setting spray. And nung natuyo na siya, nagulat ako, wala siyang pinagkaiba sa Maybelline Super Stay. Yeah, Super Stay 24 Hour Full Coverage Powder Foundation. Wala akong halos makitang difference nila nung natuyo na yung natuyo na yung setting spray sa mukha ko. Yun nga, ililink ko na, ilalagay ko din yung picture. Ko-compare ko yung dalawang picture nung itong tawag doon. Itong naka-super stay ako. And then, itong sa wala. So, yung may pink and blue background, yun yung Maybelline Fit Me. And then, yung pink lang yung peach na background, yun naman yung Maybelline Stay Fresh. So, you will see. You will see that there is no difference sa dalawa. So, ilalagay ko sila dalawa sabay ng ganyan sa screen after nito. Anyway, I'll be back later for my final update. So, bye-bye guys! Hi Mama Marcia, so final update tayo. It's already, wait lang, check that new time, 4:53, so it's already 8 hours,
na siya sa ating, sa aking mukha. And, excuse me. And napansin ko lang, ayun, ay, no, kita nyo, ayun, no. Cakey na siya. Tapos dito, para siyang wet foundation. Tapos super oily. Pangit niya. As in, nung lumabas na ako, nakita nung sa may tindahan na lagi tinatanong. Sabi niya, ang cakey na niyan. Ayan, no. Kita niya. Buo-buo na siya. So, 8 hours, ganyan ang itsura niya. Ang pangit. Sobrang pangit. Ah, hindi rin siya maganda ng i-blot. Ayan, nabubuo-buo na siya. Ayan. Ayan. Ayan, sobrang wala ng foundation dito. Ito. Ayan. Tapos dito, ayan, kita nyo naman, diba? Cakey na siya. Kasi ng pangit. Kasi sobrang pangit. Pag kinuskus mo, sumasama na siya na parang libag sa buka, sa noon. Ayan. Ganyan na siya kapangit. So, hindi niya kaya yung 12 hours. Kasi talagang magko-collapse na siya itong foundation. So, siguro maganda lang to pang retouch. Over foundation, siguro, pwede. But, for 8 hour time, no, it's not. Hindi siya magandang pang 8 hours. Or, you know, for whole day na siya lang, no. I cannot suggest it. Lalo na kung halimbawa may mga meeting kayo or what, tas oily talaga yung mukha niya, no, it's not gonna work. Yun. And, nag-mask pa ako kanina, ha. Minask ko pa yan, nakaganyan pa ako kanina kasi may pumunta ako ng barangay hall. Kaunti lang yung nag-transfer. Ayan lang. At saka yan. Yan lang yung mga transfer ng foundation. But, yung itsura niya sa skin is really not good. Ayun. So, anyway, yun lang. Babasahin ko ulit yung mga claims niya. And then, ultra smooth coverage. Smooth coverage, kapag meron kang setting spray, after setting spray, maganda siya. But without the setting spray, powdery masyado siya sa itsura. No caking? No, it's not. It's caking. Sa 8 hour time, caking. Poreless? For the first 4 hours, yes, poreless. Yun. So, SPF 32. Eh, hindi naman natin alam kung may SPF talaga siya. Baka nilagay lang. But, of course, siguro naman meron talaga siyang SPF. Hindi natin siya kukontrahin. Pero yung lahat ng sinabi niya, poreless for 4 hours, no caking, it's caking. Ultra smooth coverage after the setting spray. So, yun yung mga comment ko sa kanya. So, it's up to you guys if, you know, you wanted to use it alone. But, siguro kung dry skin ka, pwede. Kaya lang medyo nipis-nipis na nun ng konti. Baka kasi mag, i-emphasize niya yung dry skin mo kapag ginamit mo siya. Kasi, medyo dry yung effect niya kapag hindi mo siya nisprayan ng setting spray. Unless kapag nag-spray mo na ng setting spray and then natuyo siya, yun, ang ganda ng itsura niya. Sabi ko nga para siyang super stay ng Maybelline din. But, oil control, good for 4 hours. Yes, it is good for 4 hours. But after 4 hours, yun na nag-umpisa na siyang mag-deteriorate. Tapos 8 hours, hindi na siya maganda. Kita nyo naman na parang na ito yung skin ko pagka nag-greet ako sa inyo sa umaga. Ayan na siya. Ganun na siya. So anyway, thank you so much. And you have a great day. If you haven't subscribed, please do subscribe on my channel and hit the notification bell. So anyway, thank you so much. And have a great day. Bye-bye.